Okay class, tara na muling mag-aral dito sa ThinkTok at sa ikatlong edisyon ng ating leksyon sa telebisyon. Tiyak na mapapa-look up kayo dahil ang ating subject for today, mga ulap. Maki-ThinkTok tayo kay Sandra Aguinaldo. Everybody make some TikTok! Idineklara ng PAGASA ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan sa Pilipinas. Ang tanong, alin sa types of clouds ang nagdadala ng ulan? Ang ulap ay binubuo ng maliliit na droplets ng tubig o yelo na nakalutang sa langit. Hello guys! Ayon sa International Cloud Atlas ng World Meteorological Organization, may 10 uri daw ng clouds. 1803 pa nang unang nagkaroon ng scientific na pag-aaral tungkol sa classification ng mga ulap. Kapansin-pansin na lahat ng ito ay may Latin term sa kanilang pangalan. Sa pamamagitan nito, mas madali nating masusuri kung alin ang nagdadala ng ulan. Kapag sinabing stratus o strato, ibig sabihin flat, layered, smooth. Ang ibig sabihin naman ng cumulus o cumulo ay makapal. Malabalahibo naman ang cirrus o cirro. At ang ibig sabihin ng nimbus o nimbo ay rainberry. Sa 10 uri ng ulap, 2 ang may nimbus o nimbo sa pangalan nito. Sa madaling salita, 2 rin ang maituturing na rain clouds o yung nagdadala ng ulan. Ang nimbus stratus at cumulonimbus clouds. Ang malinis clouds ay may kakayahang mag-hold ng napakaraming moisture o kaya rain droplets kumpara sa ibang klase ng kaulapan. Dance! Pero paano nga ba nabubuo ang ulan? Dahil sa init na nanggagaling sa araw, tumataas ang tubig mula sa mga dagat at ilog. Nagiging gas ito sa proseso ng evaporation. Habang tumataas ang gas particles o water vapor, bumabalik ito sa pagiging liquid sa proseso ng condensation. Kapag nagsama-sama ang tiny particles na ito, nakabubuo ngayon ang ulap. At kapag dumami ito ng dumami, bibigat ang ulap at dito na nabubuo ang ulan. Precipitation naman ang tawag dito. Yan po ang ating cloud lessons for today. Stay safe and dry mga kapuso! Ako po si Sandra Aguinaldo, naka-TikTok 24 Oras.